The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Mabuhay ka, Brad Jeff. Inaabangan din ito ni Ma'am Aida Chua at ni Inang Esther Perez at ni Nanay Ining Tolentino, maging si Mama Del Macarandan at si Ninang Tina Monson Palma at si Mami Guring Santos. Go ahead, Brad Jeff. Good morning, Brad Ted. Morning, Cha. Of course, good morning din sa ating mga taga-subaybay. Yan. Ako'y... Meron kasi kaming church, Brad Ted, kaninang madaling araw sa Israel yon. So ako'y nagli-lead once a month. So alas 3 ng umaga dito yon sa kanila, Thursday ng 9 p.m. So sa mga taga-Israel na church namin, Deline Garcia, thank you so much for leading that church. So, okay. Medyo napuyat tayo. Happy 64th birthday. Naintindihan natin yan. At sa Israel kasi ngayon, ay naharap din sa matinding pagsubok sa kanilang peace and order doon. O sige. So, Brad Jeff, go ahead. We're all ears. Yes, nakaka-bless, Brad Ted, na kahit na binobomba sila doon and all, tuloy ang simbahan yan, sa pag-advance. Sige, Brad Ted. Happy 64th birthday muna, Kuyang Dennis Samson from Engineer Ronel and Ruby Samson. Yan ang ating kaibigan. Alam niyo po, pinag-usapan po natin for the whole week po yung about servanthood, yung pagsisilbi po, no, na selfless at focus po ay ang pagsilbi sa Diyos at sa kapwa. Ngayon po, ito po yung pinakamalaking ehemplo, pinakamagandang ehemplo ng servanthood, si Jesus, wala nang iba, no? Sa Mark 10:45, sinabi po rito, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Sabi po rito, kung meron man tayong gustong makita na dahilan, bakit ba ako magsisilbi? Bakit ba ibibigay ko yung buhay ko para mag-serve sa Diyos at sa ibang tao at hindi para lang sa sarili ko? Well, ang magandang ehemplo po ay si Jesus mismo. Si Jesus po, tinawid niya yung langit, mula langit papunta sa lupa. Ganun po yung pagmamahal niya. Tinransense niya yung distance. At hindi po siya dumating na pinanganak bilang prinsipe. Hindi siya pinanganak bilang bilyonaryo dito sa lupa. Pwede naman niyang pinili yun, ano? Pero pinanganak siya bilang anak ng karpintero, pinanganak sa sabsaban, and then lumaking mahirap. And for one purpose lang po, para tayo matubos sa ating mga kasalanan. The greatest act of service po ni Jesus when He served His Father. Sabi niya, "I came to do the will of my Father." At sa pagsiserve po niya sa Father, okay, ang nangyari po noon, naging implikasyon po noon, dahil gusto niya ma-please yung Father, dahil gusto ng Father po maligtas ang kanyang mga ligaw na anak, tayo po ay naligtas. So yung pag-serve po ni Jesus, He even served God until death. Kahit ang buhay po niya, ibinigay niya His life para po pambayad sa mga kasalanan natin. Kaya po, next time po na ma-feel nyo na parang ang buhay nyo ay para lang sa inyo, iserve sarili nyo, magkamal ng kayamanan para sa sarili nyo, isipin nyo po, si Jesus nga anak ng Diyos, hindi niya pinili na magkamal o magkamkam para sa sariling kapakanan, kundi maglingkod sa Ama para mapaglingkuran din yung mga tao by serving the people by giving His life as a ransom for many. Kinailangan po ni Jesus na mamatay sa krus upang mapagbayaran po yung ating mga kasalanan dahil hindi po natin kayang pagbayaran ang utang na mayroon tayo sa Ama sa Langit. And only through the death of His Son, yung sinless po na buhay ni Jesus, siya lang po ang pwedeng magbayad ng mga utang na dapat tayo nagbabayad. At ang kabayaran nga po ng kasalanan ay kamatayan, which is hell. Hindi na po tayo ngayon mapupunta sa impyerno kung tayo po ay magbibigay ng ating pananampalataya sa finished work ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, again, gusto ko lang po kayo encourage this week po ay lumipas. Hanap po tayo ng pagkakataon. Sino bang pwede kong pagsilbihan ngayon? Meron akong ekstrang lakas, meron akong ekstrang resources. Paano ba ako makakapagsilbi sa kapwa? How can I add value to someone else's life? Paano ba ako makakatulong in any way, small way, big ways? Huwag tayong mag-isip agad ng big time mentality sa small ways lang. Sa kapitbahay mo mamaya, ano ba pwede mong itulong? Madumi yung damo, maraming damo sa paligid. Ate, damuhan ko na yung pagiligid mo, madumi. O, bakit mo gagawin yan? Wala lang po, te, nakarinig ako ng preaching, mag-serve daw sa kapwa. Small ways lang po. Tulungan natin yung mga matatanda, tulungan natin yung kahit sino po.
hanap tayo ng ways on how to serve. Use our energy, time, talent, treasure to serve others. Because si God, pinadalang kanyang anak upang mapagsalbihan din tayo at maligtas sa ating mga kasalanan. As the end, Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Panginoon, maraming salamat. Tinawid niyo po ang langit papunta sa lupa upang kami maligtas. Lord, sinerve mo, Lord, ang purpose mo pagdating mo rito sa lupa. At yun ay ang maligtas kami sa pagsisilbi mo sa Ama sa langit. Lord, salamat dahil yung pagmamahal mo ang nagbigay daan upang kami maligtas. Hindi na kami makaka-experience ng eternal death dahil we put our faith in the finished work na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong pagsunod sa Ama, kami po ay naligtas. Dinadalangin namin ngayong weekend na to, Lord, na parating. I-bless niyo po ang bawat isa, mga may karamdaman, may mga namimighati, Lord, sa may maaaring nawala ng mahal sa buhay, maaaring emotional or physical, Lord. I-bless niyo po at sustain niyo po ang kanilang mga pangailangan. Salamat, Lord, sa inyong pagmamahal sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And Lord, muli po kami dumudulog sa inyo para po sa inyong pag-alaga lagi kay Brad Jeff sa kanya pong pagmimisyon. Always keep him safe, protected, at focus po sa kanya pong misyon araw-araw. Lord, salamat po muli sa araw na ito. Salamat, Lord, at aming naitawid ang araw po at linggo ng paggawa ngayon pong Friday. Lord, we pray for patience and the gift of contentment. Amen. Lord, alagaan niyo po ang lahat ng mga senior citizen na ngayon pinanonood at nakikinig po sa aming programa. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami din para po kay Tita Emily Zorilla. Yan ang ating pong mga suki ng mga seniors, maging si Tatay Efren Del Rosario at kay Nanay Telma Monzon at kay Ma'am Dali Salcedo at kay Tita Tess de los Reyes. Good morning po at kay Ma'am Tess and Lou Doctora. Salamat na marami. Okay, Brad, Friday ngayon. Are you coming over? Oh, marami ka pang misyon until Sunday. Go ahead. Brad Ted, mamaya po, magkita-kita kami mamaya ng mga Antipolo teachers. Mahigit 1,000 teachers po ng Antipolo. Si Mayor Inares po yung unang speaker. Ako po yung susunod para sa mga... Sa World Teachers Day po ito sa Inares Center. So mamaya po yan, after lunch po yung aking slot to speak. At bukas, Brad Ted, alas 4 sa Rebuild City Church. Sa online po yan. Facebook at YouTube po, Rebuild City Church. Ako po yung nagpipreach doon every Saturday, 4 p.m. At Sunday, 10 a.m. face-to-face tayo magkita sa Fairmont Hotel in Makati. Ted? Okay, so again, see you on Monday, Brad Jeff. Have a good, blessed, and productive weekend. Mabuhay ka! Maraming salamat, Brad Ted at Cha. Ito yung Daily Brad. Enjoy the rest of the weekend. Thank you! Ted Filon at DJ Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.